kami ng Apex. Sa'yo, Celine. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Zoe, isang nakakagimbal at nakakilabot na revelasyon ang kanyang malalaman dahil sinabi na ni Dr. Carlos Benitez kay Zoe na si Madam Chantal ang nagpapatay kay Dax at nagpalaglag ng kanyang baby. Gulat na gulat nga ang lahat nang bigla na lang nilaglag nga ni Carlos itong si Madam Chantal, hindi lang si Morgana or si Moira ang kanyang binisto, kundi pati itong si Chantal kung saan nga alam niya na may kinalaman ito sa pagkawala ng baby ni Zoe. Dito ay galit na galit din itong si Carlos at sinabi kay Zoe na Zoe, ang Lola Chantal mo ang nagpalaglag ng baby mo at nagpapatay kay Dax. Dito ay parang bumba na sumabog nga kay Zoe ang katotohanan. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ng kanyang daddy Carlos. Pero pilit niyang pinapaamin ni Carlos dito kay Chantal ang katotohanan at napilitan na lamang itong umamin dahil yun naman talaga ang totoo na si Madam Chantal nga ang naglagay ng gamot doon sa gatas ni Zoe para pamparigla nang sa ganun nga ay mawala ang pinagbubuntis nito. Ayaw na ayaw ni Moira at ni Chantal na magkaroon ng apo sa kay Dax na isang kriminal at wala daw mapupuntahan itong si Zoe once na doon siya makapag-asawa kay Dax. Si Dax kasi ay isang kriminal at walang hanap buhay. Yun lang ang pagiging kriminal niya, utusan na mamatay ng tao, kung kaya't ayaw na ayaw ni Moira at ni Madam Chantal. Ayon kasi kay Moira, hindi nararapat si Dax sa pamilya nila. Ayaw na ayaw nila mahaluan ng kriminal ang kanilang pamilya, pero number one naman sila ka mamamatay tao at kriminal. Napakagaling talaga ni Moira ano, na ayaw niya kay Dax kasi nga isang kriminal at hampas lupa, samantalang isa siya ang ubod ng sama at kriminal na siya ang mastermind ng lahat-lahat. Kaya naman dito galit nga itong si Zoe nang malaman niya ang katotohanan. Ayon pa nga kay Zoe, kaya pala ayaw na ayaw ko na mapalapit sa'yo dahil ikaw rin pala ang may plano sa akin. Hindi pala totoo ang ipinapakita mo. Pinapakita mo na mabait ka, na pinagtatanggol mo ako. Yun pala, ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin yung anak ko at yung pinakamamahal kong si Dax. Nag-i-hysterical na nga itong si Zoe at hindi na mapigilan pa nila mo Moira, at kahit na nga si Zoe na analin ay nandoon din. Gulat na gulat din ito sa naging revelasyon. Ngayon mapapatunayan niya na nga kay Zoe na wala nga kasalanan si analin at hindi nga siya ang nag-utos na patayin ito. Tama nga ang hinala ni Dr. Lyndon Javier na sumuko na nga sana itong si Dax, pero bigla na lamang binaril at syempre lumaban din itong si Dax. Kaya naman yung mga pulis ay nakipaglaban din o binaril din itong si Dax hanggang sa ito ay mamatay. Ngayon nga hindi alam ni Zoe ang kanyang gagawin dahil akala niya meron siyang kakampi, yun pala ay nagkukunwari lamang at nakikipagplastikan sa kanya. Kaya naman sobrang galit ang nararamdaman ni Zoe dito kay Madam Chantal, lalong lalo na sa kanyang Mami Moira, nang malaman nito na may kinalaman nga sa pagkapatay nitong si Dax at pagkalaglag ng kanilang baby. Kaya naman dito nagsisigaw si Zoe na hindi niya mapapatawad ang kanyang mama at itong Lola Chantal niya. Ayon pa kay Zoe, kahit kailan hindi kita matatanggap bilang lola ko dahil kriminal ka, wala kang silbi, pinatay mo ang anak ko, pinatay mo yung apo mo. Kaya naman dito ay napapaluhan na lang si Madam Chantal sa nangyari kasi nga ayaw na ayaw niya na magalit si Zoe sa kanya kasi ito lamang ang nag-iisang apo
sa buhay niya. Pero yun nga ay gusto rin naman ni Madam Chantal na maging maayos ang buhay nito. At ayaw na ayaw ni Chantal na mapatali doon si Zoe kay Dax na isang kriminal. Kaya yan nagawa yun. Pero itong si Zoe ay bigla na lang ang nag-iba yung ugali ng makilala nga si Dax. Ayaw kasi kay Zoe, si Dax lamang ang nagmahal sa kanya ng buong buo simula nang medyo lumayo na ang kanyang daddy RJ sa kanya. Si Dax na lang ang takbuhan niya at si Dax na lang ang kanyang kakampi. Pero ang ginawa pa ay nawalay pa sa kanya ang masama pa ay kahit kailan ay hindi na sila magkikita pa. Kaya parang nauupos na kandila nga itong si Zoe dahil hindi niya alam kung ano yung ganyang gagawin at kung sino pa nga ba ang kanyang magiging kakampi. Samantala naman itong si Moira ay takot na takot din sa maaring sabihin ni Zoe nang malaman dito ng kasabwat nga ito. Ayon pa nga kay Zoe, hindi kita naging nanay. Proud ako at masaya ako dahil bumalik ka. Pero hindi pala ako dapat masumaya dahil ikaw rin pala ang dahilan kung bakit nawala yung pinakamamahal kong si Dax at yung baby ko. Magsama kayo ng nanay mong matanda na napaka walang hiya at walang awa, walang puso kriminal. Ngayong alam ko na ang lahat, hindi nyo na ako makikita pa at kakalimutan nyo na lang na isa nyo akong apo. Kaya naman dito ay napapaiyak na lang ka ito. Si Annalyn sa nakikita niya kay Zoe dahil sobrang awang-awa itong si Annalyn sa kay Zoe dahil sa inaakala nitong pamilya niya at kakampi ay sila pala ang dahilan kung bakit naging masilimuot yung buhay ni Zoe, kung bakit naging malungkot at malaking trahedya yung dumating sa buhay niya.